welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, as you can see on the title, i-share ko sa inyo kung paano kami na-market yung aking retail online shop or kung paano kami na-market yung mga tinda ko sa aking Shopee online account. And i-share ko na din sa inyo if how I pack my orders or yung mga pa-order ko through Shopee. So yes, you heard it right. Sa Shopee, ako nagma-market or sinesell ko. Dun ko siya minamarket yung aking mga items na clothes. And yung mga Bangkok clothes, Korean clothes, dun ko siya minamarket. Kasi mas comfortable ako sa Shopee i-market yung mga paninda ko compare sa Facebook or Instagram. Kasi mas dun ako sanay and dun ko siya mas natutunan talagang gamitin yung Shopee. So, yun. So, if you want to see kung paano kami na-market or kung paano ako nagla-live selling, kung paano ako nagpa-pack ng orders, and kung paano ko tinitinda yung aking paninda ng mga tops, dresses, and everything, just keep on watching. Okay, guys, no? So, meron dalawang options kung paano ako nagsisell ng mga damit sa online. So, pwede sa Facebook, pwede sa Shopee. So, sa Shopee muna tayo. Sa Shopee, nakakapag-live selling ako doon. And also, nakakapag post ako doon. So, yun yung ginagawa ko. While naman sa FB, meron akong Facebook page. Nagla-live din ako doon or either magpo-post ako. So, yun. So, yung ginagawa ko, mas nakabisado ko and mas marami akong customers na nag-view sa akin through Shopee kaysa sa Facebook page. Hindi ko din alam kung bakit, pero yun. Siguro dahil nga nagamay ko na siya. So, yung Shopee account ko, ginawa ko siya by 2018 yata or 2019. Alin lang sa dalawang taon na yun, kung alin doon. Tapos, nung ginawa ko siya, wala talaga akong followers nun, as in zero followers ako, until naisip ko na lagyan siya or mag-post ako ng laman doon. Ang una kong pinost doon is yung pre-love ko na Instax Camera Mini 7. Kasi I need funds nun. So, tinry ko siya. And then, nagulat ako nung pinost ko siya. May mga nagme-message sa akin kahit wala akong followers nun. So, I try it na replyan sila. Pinag-aralan ko through replies and everything. Pinag-aralan ko yan sa Shopee. So, yun. Ang dami nagtatanong. Last price, mga ganyan. Inclusions, ganyan. Pero may mga descriptions naman. Meron kasi mga buyer na hindi nagbabasa ng descriptions minsan eh. So, yun. Nagtatanong pa sila kahit nakalagay naman na doon kung ano yun. So, yun. And then, yun. Until ma-shoot ko or ma-close ko yung deal dun sa isang buyer na nakausap ko. Ang dami nila pero isa lang yun na-shoot ko doon na buyer kasi isa lang naman yung item. Yun. So, hindi ko alam kung paano ko siya ipapadala. So, nagbasa ako. Meron namang mga about doon, mga facts and reminders sa Shopee if how you going to start your business sa Shopee. So, yun. Pinadala ko siya. Paano ko siya napadala? So, through JNT, ipapa-pick up mo siya. Pero sabi ko, paano ko naman makukontak kung JNT? Wala akong contact nila. So, yun. Nagbasa din ako doon sa Shopee. Nagtanong din ako sa customer service ng Shopee. Until may dumating, may one time, schedule ko siya for pick-up sa mismong bahay namin. Kunyari, January 2 ngayon, January 3. So, January 3, may tumatawag sa akin na unknown number or hindi ko siya kilala, hindi nakasave sa akin. Sabi niya, JNT pick-up daw. So, yun. Tinanong ko, ha? Ano yun? Tapos doon ko naalala na meron nga pala akong binibenta sa Shopee. Then yun, dumating siya sa akin. Nung dumating siya sa akin, may dala siyang pouch. Also, the sticker. So, yun, hindi ako prefer kasi hindi pa ready yung item ko. Wala pang bubble wrap. So, binubble wrap ko pa siya. Nag-intay siya sa labas ng bahay namin. And then, yun, binigay ko sa kanya. Chinek ko yung name dun sa Shopee, details niya, and then sa sticker na dala ni Ryder. And it matched. So, dinikit ko siya. And then, yun na. Sinel ko na yung pouch. And ready to go na siya. And then, yun, no after nun, mga hapon na yun, magagabi na, tinrack ko siya, hindi na siya nasa to ship, nasa to receive na siya. And nakita ko yung tracking niya, number niya is, your order is successfully picked up by JNT. So, yun. And then, yun na. Ganun yung kalakaran sa Shopee. And then, iniisip ko, paano ba nagla-live sa Shopee? So, nagtanong din ako sa customer service ng Shopee nun. Nagre-reply sila. Dati yun ha, nakakapag-live selling ka sa Shopee kapag marami kang followers muna. Pag may mga active followers ka. Pero ngayon,
Ngayon kasi, nire-request na siya sa customer service ng Shopee. Pero dati kailan may mga followers ka muna para ma-approve ka sa live selling. Kasi sinong manunod sa'yo kung wala kang followers, diba? So, yun. So, after nun, ilang linggo yung dumaan, nagka-followers ako paunti-unti. Ang mga pinost ko na doon, mga pre-love kong damit until dumami yung followers ko unti-unti and nagkaroon na ako ng live selling button. Doon na ako nag-start mag-live selling. So, yun. Ganun yung nangyari sa akin. So, going back, fast forward tayo. So, ngayon is, ang ginawa ko sa mga tops na ipapak ko later is live selling. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pinapak, kung ano ba yung mga packaging na ginagawa ko. And, yun, para if ever makabili kayo sa akin, ganun yung ginagawa ko. So, yun. Mamaya, magla-live ako in a quick lang. Tapos, mag-i-insert ako ng item, ng clips dito kung paano ako mag-live. Diyan. Ito, mga sis! Ah, hi, mga sis! Ayan. Ito, 80 pesos to, small to medium frame. Mine white dito, mga sis. Oh, sige. Yours na, cut CC 21. Tapos, screenshot ako. 1, 2, 3. Message nyo po ako ha. After live, check out agad mga madam ha. Thank you. Okay guys, so yun yung live selling ako. Nagla-live selling ako. And yes, ako na mismo yung nagsusuot ng mga damit. Mas maganda kasi yun, mas fit sa'yo. Mas meron silang idea yung mga nanonood. Kung kasya ba sa kanila? Ako kasi, large frame ako. So, sinasabi ko, kapag masikip na sa akin, hindi siya pwedeng pang large frame, pang small to medium na lang, to extra small. Pero pag maluwag pa sa akin, sinasabi ko siya na kaya siya hanggang XL. Ganun yung ginagawa ko kanina. Tapos, kapag na-mine na nila, so, sa kanila na yon. So, iintayin ko silang mag-message sa akin. Pero, bago ko sila ma-replyan is after pa mag-live ako. So, hindi ko muna sila nare-replyan. Kailangan muna is matapos yung live ko. Sa ako pa lang sila ma-replyan kasi wala po akong katulong na mag-reply sa Shopee kundi ako lang. May nakakatulong ako mag-pack pag sobrang dami. Yun yung mama ko. Tinutulungan niya ako mag-tiklop ng maayos dun sa damit para i-plastic ng plakado. So, yun. Ganun siya nung nag-live ako. And then, ngayon is pagkatapos kong mag live is ganito na yung ginagawa ko. I-scroll na ako ng message, magko-confirm na ako ng mga message. Eto guys, nagko-confirm ako ng mga message dyan. Dyan, re-replyan ko sila and ipapasa ko sa kanila yung link sa link na yan. So, yan yung link. Dyan sila mag-check out. So, pag nag-check out na sila is magno-notif na yan sa akin. Magno-notif sa aking notification sa seller updates na nag-ship nag-check out na yung buyer na nag-mine sa'yo nun. And then, ang purpose nun, nung mga ini-screenshot nila na items na namamine nila is para may guide ako. Kasi ako, hindi ko na sinusulat kung sino yung nakamine. Kasi double hassle pa, diba uso yung sinusulat sa masking tape then dinidikit sa damit. Ako, ini-screenshot nila. Kailangan nilang isend sa akin yun. Kasi yun yung ipapadala ko sa kanila. Kapag hindi sila nag-confirm o hindi sila nagme-message sa akin, hinahayaan ko nang mabogus ako nun. Bahala na sila. Kasi sila naman yun, may balik naman sa kanila yun. Pero after naman nun, kapag nag-message sila, mag-check out na sila, yan, goods yung client na yun. Pero pag walang nag-message sa akin, tapos nagtataka ako, ito, bakit natira to? Meron pa dito. Yun pala is, hindi nag-message sa kanyang nakamay nun. Pero it's okay kasi nire-relive ko naman siya after. Kasi nakukuha din naman siya kinabukasan. So, hindi siya masyadong malaking kawalan sa akin. Kaya lang, medyo nakaka-offend lang kasi, ubos boses, pagod, gutom, oras, pero ibobogus mo lang ako, ganun. Pero, yun nga, since may balik naman yun, so, inayaan ko na lang din kesa ma-stress ako. So, yun. And then, after nun, pag nag-seller update na siya sa notif ko na nag-place na siya ng order, may maghihintay ka muna ng ilang minuto bago sabihin sa'yo ni JNT na i-ship mo or i-arrange mo na siya para sa pick up date na kukunin niya. So, kasi ginagawa yun ni JNT, medyo sa kanila Shopee, pinapatagal nilang onte. Hindi mo muna pwede i-arrange yung pick up kasi para maiwasan na mag-cancel. Minsan kasi may mga customer na nagka-cancel kasi
puput pa pala sila ng vouchers, maglalagay pa sila ng vouchers, or Shopee Pay na lang gagamitin para mas makatipid sa SM. So, ibinibigyan sila ng parang 10 minutes, 15 minutes para if ever gusto nila i-cancel, go, cancel na. Kasi once na, na-approve na yun ni Shopee, at nag-notify na ulit ng pangalawa sa akin na you can arrange shipment like this, is pwede na siya, ma-arrange ko na siya, and ilalagay ko siya, ayan. So, isiset ko siya sa pick up date, kunyari, ayan, January 6, dahil January 5 ngayon. So, yan, January 6, and then lalabas na yung waybill number. Confirm mo lang siya. So, yan. So, ngayong gabi ko siya i-aayos para bukas is ready to pick up na. So, bali, ito yung mga item na tinitinda ko online. So, retail siya, ayan, and then diyan ako kumukuha ng mga in-order nila. Kung ano yung sinadin lang screenshot sa live selling ko, yun yung ipapack natin. So guys, ngayon magpapack tayo ng order. Ito yung courier ko, nag-iisa lang. GMP. Ito yung ginagamit kong pang-pack. Yung white paper craft bag. Naubos na kasi yung plastic ko na may sealed. So ito, lagi ako nagreto para pag naubos nga yun, dahil sa Shopee pa ako bumibili, is meron akong hawak na pamalit. So itong piece na to, order sa akin to. Yan. Ayan mismo yung design na yan. Tapos ito mismo, crop top na to. So dalawa sila. So ngayon, naayusin ko sila. Ititiklop ko siya. Ayan, natiklop ko na siya. So, ilalagay natin siya dito. Itong white paper craft na to, meron tong sticker na ganito. Hello, Core Juice and Soxo XOXO Maria Clothing Shop. Dito sa line, dito natin ilalagay yung mga buyer. Tapos ito, pasok ko na siya. Ganyan lang kasi magugulot din yan kapag pinouch mo. Kaya ganyan lang. Bago ko isara ng sticker, lalagyan ko siya nito. Ito, yung una is yung card ko, personal card. Nandyan yung details ko, yung owner, yung IG ko, yung Facebook, yung YouTube account ko. Ilalagyan ko siya dito. Tapos, yung isa ay ito. Thank you card para dun sa bumili. Ayan, don't forget to tag us with your social media account. Yung Shopee account and Facebook page ng retail shop ko. So, ngayon, saka natin siya isi-seal gamit itong sticker. Yan, mamaya ako ni ilalagay ko yung pangalan dito nung bumali para hindi ako malito pag GMP pouch ko. Tapos, mamaya na natin siya lalagyan. Papakita ko lang sa inyo yung next step. So, yung next step ay ipapouch natin. Wait lang, walang ako. Ito yung next step. So, i-GMP pouch natin, yung saktong pouch lang. Tapos medyo i-infist natin. Kasi magugulo din naman yung packaging. Saka natin siya isi-sealed. Saka natin siya isi-sealed na ganyan dito. Pero hindi ko muna tatanggalin sealed kasi nga hindi ko pa nalalagyan ng pangalan. Basta binigyan ko lang kayo ng idea kung paano ako nagpapak ng retail collection ko na nabibili sa pagla-live selling ko. Ayan. Okay guys, so yun, napack ko na yung mga orders ko and ayun, ready to pick up na siya tomorrow kasi tomorrow siya naka-schedule. And hindi nyo kailangan mag-worry once na Shopee seller kayo, hindi nyo kailangan mag-worry na paano yung sticker kasi provided siya ni courier
provided siya ni JNT, dinadala siya ng rider na nagpipick up sa location ko. And I know, ganun naman talaga kadalasan. So yun, hindi ko na kailangan mag-provide ng own sticker, label, or waybill number, or sticker sa pouch ko. Kasi dinadala siya ni rider and sagot siya ni courier. So yun, tips ko lang siguro pag magla-live kayo, ayun lang, attentive lang, ganyan. Nakakatuwa kasi itong business ko kasi meron siyang step-by-step process and natutunan ko siya noon nga, noong nakaraang taon. So ngayon, parang wala na lang sa akin, ginagamay ko na siya kasi kabisado ko na siya. And so far, hindi pa naman ako nagkakamali ng mga padala. Kapag kunyan, sobrang dami, hindi pa naman ako nagkakamali na pagpapalit-palit ko. Kasi, ayun nga, nakita nyo kanina, sinulatan ko yung pouch para if ever marami siya, so pag dumating yung sticker na madami, so ayun, di ba? Ipuput ko siya dun sa kung ano yung pangalan dun sa pouch na pinental pen ko na sinulat ko. Ganun na siya. And then, yun. Sa mga gustong mag-start ng kanilang online shop sa Shopee, you can go now, pag-aralan nyo siya. And kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Isasagutin ko yan. Kung meron akong mga ibang nasabi na hindi masyadong na-clarify. So, comment down below lang. And don't forget to follow my Shopee account and also my FB page nasa description box. And ito yung aking Shopee account. Yan yung pangalan ko, Marianisa _. And dito naman sa aking FB page, Maria Clothing Shop and Maria Clothing Boutique. So, yun lang yung laman ng video na to. Yun lang gusto ko lang i-share. Para if ever, di ba, sa susunod, baka i-share ko naman sa inyo kung paano ko nire-remedyohan yung mga items na may mga damage sa akin. Para if ever, meron kayong natapatan na damit na same cases na kunyari kulang ng butones or may mancha, kung paano siya tanggalin. So, at least, di ba, meron kayo, makakuha kang idea, hindi kayo malugan. So, maybe yun yung susunod nating vlog about clothing business, di ba? Yun yung susundod ko para if ever, di ba, meron kayong makuha ng ideas kung paano nga naayos yung damit na re-remedyohan kapag may sira. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Then always be kind.